Hirap ang mga hog dealer na maghanap ng murang baboy na isusupply sa Metro Manila. Saan nga ba tumaas ang presyo kaya hirap sundin ang price cap? Yan ang inalam ni Shaila Francisco sa report na ito. Sinamahan ng News 5 ang dealer na ito na bumiyahe mula Maynila papuntang Rosario, Batangas para makabili ng baboy. Nagpapatulong na sila sa mga ahente, makahanap lang ng murang bibilhin. Pero minsan nagkakaproblema sa usapan. Lugi na ako kasi babiyahe ko pa ng Maynila ito. Di ba? Tama, usapan natin 175. Bigla nyo ginagawa 180, nandito na kami sa ibaan. May ibang ahente kasi na tinataasan ng presyo, lalo't di sila sakop ng price cap sa NCR. Yung additional na para today, nakuha din po na ibang biyahero dahil sinulot. Ang area po na nanunulot is Binyan at saka Cavite. Dahil hindi po sila kasali sa, parang NCR lang po ang kasali. Opo, yun po, kaya po pumasok sila dito na higher than my price. Napaakyat tuloy sila ng bundok, makahanap lang ng baboy na pasok sa budget. Dahil hindi na makapasok ang truck, kinailangan ang maglakad ng mga baboy mula sa baboyan sa bundok papunta sa truck. Inaabot ng higit 30 minutes ang paglalakad nito at kung minsan, may namamatay pa. 175 pesos kada kilo ang bentahan. Pero posible pa itong tumaas matapos kiluhin at kalatisin ang baboy. Sa mahigit 10,000 pisong puhunan, 13,000 hanggang 17,500 pesos ang benta nila sa mga dealer. Kaya suma total, halos 3,000 hanggang mahigit 7,000 pesos ang kita ng mga magbababoy. Ayon sa mga magbababoy, dumoble ang presyo ng biik dahil sa African swine fever. Wala pa yung kuryente, wala pa yung tubig. Hindi rin totoo malaki aming catering, katalaga kakaunti rin. Pagdating sa dealer, may 5 pisong dagdag kada kilo para sa ahente. 10 piso naman ang patong pag ibibenta sa mga vendor sa palengke. At kung isasama pa ang kabuang gasto sa biyahe at panweldo, lumalabas na nasa 8 pesos kada kilo ang tubo kada baboy. Lumiit pa nga raw ang kita dahil may dagdag bayad pa sa 2 animal checkpoint para sa disinfection kontra ASF. Sila po ang nagdidikta ng presyo. Pag hindi kami sumunod sa presyo nila, wala kami ititinda. Pag tinaasan ko ang vendor, kukuha ng ibang meat dealer yan na mababa ang bigay. So kami, may competition kami. Matapos ang negosasyon, ihahatid na mga baboy sa katayan sa Cainta, Rizal, kung saan nababawasan pa ang timbang na nagre-resulta sa pagkalugi. Mula katayan, diretso sa Paco Market at 4 pang palengke ang mga baboy. 4 a.m. ang dating nito, higit 16 na oras matapos makuha ang baboy. Dahil may bayad pa sa permit at pagkatay ng baboy, inaabot na ng 240 pesos per kilo ang kuha ng mga tindero. Kaya naman po siya sa 270, kaya lang para pang sarili lang po yun. Paano po yung pasahod po sa mga tao at yung mga expenses po. Tinatry po namin, kaya lang yun po yung reason nila. Malayo yung kinukuha na at pahirapan. Tapos kaya niyan, tinatanghali na sila. Wala na ibang suge, nag-back out na. Kaya naman daw nilang sumunod sa price cap. Kung may dagdag supply, menos gasto sa magbababoy at bawas sa middlemen. Mga bagay na ipinangako ng aayusin simula pa noong 1 linggo ng DA. Sakali daw magpatupad ang price cap sa farm gate price, ikokonsidera daw ang puhunan ng magbababoy para di sila malugi. Pero hanggat hindi pa ito nangyayari, mananatili raw pahirap ang price cap mula sa mga magbababoy hanggang sa mga ordinaryong tindero. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.